langin walang humpay. Samantalang hinihintay si Jesus na buong mahal. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbao ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam nang dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ng 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan eh. Bakit hindi magkasya ito sa ating lahat?" Tugon ng matatalino. "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati nga ang inyong katabi ng magandang gabi. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya para sa araw na ito. Ngayon po ay araw ng Biyernes, araw na inilalaan po natin para tayo ay magpasalamat at magbigay papuri sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin, lalong-lalo na po tayong mga mananampalataya, gusto nating makarating sa kaharian ng Diyos. Tama po ba? Lahat po ba tayo dito gusto natin makarating sa langit? At kung gusto natin makarating sa langit, may kaakibat ito na responsibilidad. May kaakibat na itong gawain. At sa talinghagang ibinanggit at ibinahagi sa atin ng Panginoon, ito ay nagpapatungkol sa 10 dalaga. At itong 10 dalaga ay dumalo sa isang kasalan. At parte ng kanilang kostumbre ng mga panahon na iyon, na ang mga dalaga ay nagpaghihintay sa lalaking ikakasal.
At sinabi doon sa kwento ng Panginoon, yung 10 dalaga may daladalang ilawan. Pero yung 10 dalaga, sinabi ng Panginoon, pwedeng maging dalawang grupo. Grupo ng mga matatalino at grupo ng mga hangal. Kapag tatanungin ko po kayo, kung gusto nyong makarating sa langit, sa kaharian ng Diyos, nasa anong grupo kaya tayo? Sino ang magsasabing nasa grupo siya ng mga matatalino? Sinong nagsasabing, alam ko sa sarili ko, hangal ako? Meron ba? O yung iba, wala akong pakialam sa iyo, Father. Ano? Pero kung gusto natin makarating sa kaharian ng Diyos, ano ang sinasabi sa atin? Nung oras ng dumating ang lalaking ikakasal, ang 10 dalaga ay ginising. At nung sila ay ginising, yung 10 o yung 5 hangal, aandap-andap na yung kanilang ilawan. At yung mga matatalino, bakit maliwanag pa yung kanilang ilawan? Dahil meron silang dalang baon. Meron silang dalang baon na langis. At itong baon na langis na ito, tila naging simbolo na ang kanilang paghihintay sa lalaking ikakasal, nandoon, buhay na buhay, may lakas, puno ng kabutihan. Sa madaling salita, mga kapatid, si Jesus na mismo ang nagsabi, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mga matatalino laging handa na tanggapin ang lalaking ikakasal. Ang mga matatalino laging handa na tanggapin ang Panginoon. Pero ang katalinuhan marahil ay pinagkakaloob sa atin sa ating ebanghelyo ay hindi lamang paggamit ng isipan, kundi ang katalinuhan na ipinagkakaloob sa atin ni Jesus sa ating ebanghelyo ay panawagan sa atin na sa buhay natin na ito, dapat lagi tayong may bitbit na pag-ibig, pangunawa, pagmamahal sa kapwa, at pagiging mabuti sa lahat ng oras at pagkakataon. Ang katalinuhan ay hindi lamang pagkakaroon ng maraming kaalaman. Ngunit ang katalinuhan na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo ay pagkakaroon ng mabuting puso at kalooban. Kaya nga, di ba mga kapatid, ang panawagan sa atin, kung sino ang may mga mabuting loob, kung sino ang mga taong puno ng pag-ibig at may kakayanang magmahal, tunay na makapapasok sa pintuan ng kaharian ng Diyos. Mga kapatid, kung gusto natin makarating sa kaharian ng Diyos, huwag tayong maging hangal. Huwag tayong magsabi ng malayo pa yan. Huwag tayong magsabi ng hindi ko naman kailangan yan. Pagkos tayo'y maging matalino. Dahil ang matalino, walang pinipiling oras ang pagpapakabuti. Ang matalino, walang pinipiling oras ang pagmamahal. Dahil sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, pinipiling maging mabuti at mapagmahal.
dumating man ang lalaking ikakasal, dumating man si Jesus, kung parte ng buhay natin ang paggawa ng mabuti at kung parte ng buhay natin ang magmahal, tunay ngang may lugar tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan ho ang panawagan sa atin. Huwag kang maging hangal. Bagkus, maging matalino. At sa pagiging matalino, ikaw ay nagpapakabuti at ika'y nagmamahal. Amen.